guys. Ngayon, luluto tayo ng crispy pata. So, muna natin gagawin is papalambutin natin yung pata. So, meron dito yung pressure cooker. Mas mabilis siya lumambot pag pressure cooker. So, lalagyan natin siya ng bawang. At ng paminta. Samahan na rin natin siya ng asin para malasa siya. So, ayan guys. 1 hour ko na siya pinakuluan. Ayan. Super lambot na niya. So, ang gagawin ko dito is i-drain ko para patuyuin at para hindi siya matalsik pag pinilito natin. Okay? So, ayan guys. Lagi ko na sa strainer yung pata natin. Mukhang sobrang lambot na niya. So, papatuyuin natin siya. Sabi ng iba, mas okay daw kung lalagay sa freezer para matuyo ka agad. So, gagawin natin yun. So, mga 10 to 15 minutes, tatry natin. So, ayan, napatayo na natin yung pata. So, ready na siya kung prito. Tutuyo natin siya. So, ayan, napainit na natin yung mantika. Ito, kailangan mainit na mainit. Tapos, pag mainit na mainit na, pagkahulog ng pata, saka mo iinaan para hindi siya mamutok. So, ayan guys, mainit na mainit na yung mantika natin. Pwede natin siyang ilagay. So, ayan guys, pagkahulog natin, mga 2 to 3 minutes, pwede mo siyang balik ka rin. Ayan, balik ka siya kanina. So, mabilis siya maluto kasi sobrang init na nung kanyang mantika. So, hintay pa tayo ng konting minuto. Then, pwede na natin siyang i-serve. So, yun guys. Hintay na lang natin siya maging malutong. Kung mapapansin nyo, hindi siya na tumatalsik. So, hinginaan ko lang kasi yung apoy. So, pag yung sobrang init na mantika, saka nyo siya ilalagay. Tapos, hihinaan nyo yung apoy para hindi siya ganun tumatalsik yung mantika. Para hindi siya nakakatakot. Yung iba kasi nag-struggle about sa pag-prito ng crispy pata eh. So yun guys, okay na po yung crispy pata natin. Ready to serve na. So, hahanguin ko na siya, then i-drain yung mantika, then kakain na tayo.